Ngayon, hapon ay magluluto ako ng ulam namin. Dahil mayroon akong leftover na pritong isda kahapon, kagabi, papartneran ko na lang ng gulay. Ang gulay na to ay bibihira lamang mapapansin, pero itong gulay na to ay lagi namin niluluto noon sa probinsya. Mahilig kasi nanay ko magluto nito. Labanos. Ito, ang labanos, nugasan ko, binalatan ko, tapos siniwa ko ng strip. Ito, ganyan lang. Depende ito. Huwag yun naman masyadong nipisan ng pagkakahiwa. Tama lang yung nipis niya. Ganyan, oh. Tapos, simple lang ang pagluto nito. Siguro nagtataka kayo na pwede pala itong gawing ulam mo. Pero sa katulad kong laking Bisaya, ito kasi ang laking ulam namin noon pag wala kaming mabiling mga isda kasi wala naman kami pera. Ito lang kasi yung mura-mura noon eh. Probinsya kasi tumpok-tumpok to, may ulam ka na. Dito, kilo-kilo kasi ito. Gusto ko lang kasi kumain kaya bumili ako sa Imus kahapon. Nagpa-Imus kasi kami ng mister ko. Simple lang ang sangkap dito. Mayroon ako ditong labanos, sibuyas at saka bawang, kamatis, itlog. So bago ang lahat, guys, paki-subscribe po yung aking channel sa YouTube, ang Jonas Kitchen, at saka ang FB page ko, Jonas Kitchen, para lagi po kayong updated sa i-upload kong simpleng menu lang, pero pag sinubukan nyo, masarap pala. Okay guys, magsisimula na tayong magluto. Dito sa mga sangkap na to, dadagdagan nyo na lang syempre dito ng additional na ingredients. Mantika, paminta, asin, at saka kung anong man yung mga pampalasa nyo dyan, no, like gitsin or magic syrup pwede. Pero huwag nyo naman masyadong damihan kasi nakakasama din naman. Simula na natin. Magpainit lang tayo ng kawali. Siya nakaluwete ako eh, kaya ganyan na. Konting mantika lang. Sama din yung maraming mantika. Nakaluto lang siya ng bibisan, sibuyas, bawang. Unahin natin gisa ang bawang. Subukan nyo to mga mamshi. Gustong gusto to ng mga kapatid ko. Isa pa gusto nila, nagpapaluto sila nito. Kaya minsan nadyadyak pa tamo, mahal talaga ang labanos. At take note pala, pag nagbili kayo ng labanos, kailangan nyong piliin yung maganda-gandang labanos. Kasi minsan may labanos na mahal na, pero akala mo maganda. Pag giniwa mo pala, parang ano na sa loob, may ugat-ugat na. Tapos yung iba, luma na binibinta pa rin ng mahal. Kailangan nyo rin piliin yung labanos na maganda. Ako kasi kahapon nakakita ko ng maganda labanos. Trip ko kumain. Kamatis. Halo-halo lang. Yung nanay ko kasi dati, yung nasa probinsya pa kami, kaya mahilig kami magluto ng ganito. Kasi sa probinsya, uso yung butter. Yung mga saging pinagpapalit ng gulay or mga ulam, isda, ganun. Yung mga gulay-gulay pinabarter sa mga bayan. Alos yung nanay tatay ko na madaling araw magbabarter ng pang-ulam sa bayan. Nabukid kasi kami nakapirin. Nilagay ko na yung laban niya. Ganyan lang, gisa-gisa lang. Nagtutubig ito, guys. Pag naglagay kayo ng tubig rito, konti lang.
kasi nag-produce ito ng tubig. Ang bango niya. Lagyan natin ng konting water. Maluto lang siya. Hindi lang. Hindi lang siya masunog. Yan, habang inaantay ang kumulo, pwede nyo nang lagyan ng mga pampalasa. Lang guys yung asin, baka umalat naman. Ako hindi na maglalagay ng patis dito, pero kung gusto nyo kayo magluto nito, may nasa inyo yung kung gusto nyo lagyan ng patis. Magic sarap. Saglit na. Balikan natin yan pag kumulo. At habang nag-aantay tayong kumulo yan, gagawin ko naman ang itlog. Babatihin ko sa mangko. Mahigit 1 kilo yung labanos ko na yun. Kaya Balikan natin yung ating niluluto. Pwede na itong tikman. Man. Sarap. Luto na to guys. Pwede na natin ilagay ang itlog. Luto na yung itlog, pwede na ito i-serve. Ulam na mamaya. Yan na magiging itsura niya. Dana, pwede natin patayin na ang labanos na may itlog. Yan lang guys kung paano lang magluto niyan. Ganyan lang siya kasimple. Once again, please paki-subscribe po yung aking channel sa YouTube. Juna's Kitchen, I hope you guys go. Thank you.